ng bata to. Hoy, pukiya, hindi ka pa tinuruan ng magulang mo ng tamang aso. Lilika nga dito. Pukinang. Pwe! Hoy, shout out pala sa inyong dalawa ng tatay mo. Sana makamit niyo si Satanas sa impyerno. Teka, sa putok ng boga, ayaw nyo. Pero sa putok ng baril, gustong gusto nyo. What the f***? Eto pa, natuto kang magsalita ng wikang Ingles, pero mabuting asal, hindi. Wait, pwede rin bang barilin ka sa harap ng anak mo? Totoo nga bang ang hustisya ay para lang sa mayaman? Nakakagalit, napakasahol, nakapanghihina. Hindi dahil sa pulis ka, papatay ka na. Huwag mong idahilan ang posisyon mo para pumatay ng tao. Paano natin mahakamta ng hustisya kung tayo mismo sa sarili nating kapulisan ay takot na? Galing na sa bulsa natin ang baril na ginamit, hindi ka pa ba galit? Sa bansang Pilipinas, sino nga ba ang totoong kriminal? Pilipino laban sa Pilipino. Nakakagalit, napakasahol, nakapanghihina. Kanino tayo hihingi ng saklolo? Kung ang ilan sa mga kapulisan natin mismo ang pumapatay ng tao, paano na lang kung walang litrato? Sasabihin na naman kasi nanlaban kaya pinatay mo? Nasaan ang hustisya sa Facebook kung bakit daw ang dami nagagalit sa pulis or sa bata? Bakit daw hindi mo natignan kung ano ba daw talaga yung rason kung bakit nangyari yon? Wala kaming pakialam kahit ano pang rason yan, kahit may mali pa yung matanda o yung mag-ina, wala kaming pakialam. Walang karapatan na kahit na sino dito sa mundo ang pumatay ng tao nang walang kalaban-laban. At ikaw na pulis ka, alam mo na ginagamit lang yung baril sa tamang paraan, hindi dahil sa gusto mo lang pumatay. Presidente Duterte, alam ko madalas yung pinagtatanggol ang ating kapulisan, pero sana sa pagkakataong ito wala kaming maririnig na kahit na anong pagtatanggol ninyo sa pulis na pumatay sa mag-ina. Sana gamitin nyo lahat ng kapangyarihan nyo para pumaparusahan yung pulis na yon at maramdaman niya yung sakit na ginawa niya sa mag-ina. Hindi yung bata yung sinisisi ko kung bakit nangyari to. Ikaw, nanay, ang sinisisi ko kung paano mo pinalaki yung anak mo. Hi guys, shoutout sa inyo. Halos lahat naman siguro tayo na may social media account, no? Nakita na yung video na pinatay ng pulis yung dalawang mag-ina dahil sa buga. So, ang masasabi ko lang guys, di ba pwede ma-depress yung bata or mag-suicide dahil sa pambabash nyo sa kanya? And nakikiusap po ako guys, please lang po. Lubusan po ako nakikiusap sa inyo. Na galingan nyo pa po sa pambabash. So I know a lot of us are... hindi ako makapagsalita guys. Alaki kasi nung respeto ko sa mga matatanda, no, na hindi ko lang talaga matanggap na may isang pangyayari na mangyayari sa isang matanda, no, na magpapasko naman sana, tapos yun yung nangyayari sa kanya. Napakasakit ng isipin, no, na may ganong mangyayari dahil lang sa isang maliit na bagay na hindi naman siguro dapat nating idaan sa pamamaril, no? Pero wala na tayong magagawa na yun. Nangyari na yun. Tapos, ano? God bless sa yun, ay. I promise you, Nay, that justice will be served for the both of you, Nay, at sa inyong anak din. God bless to you, Nay. Alam ng Diyos talaga kung anong dapat mangyayari. Well, I will leave the light on. Let go mo! Hindi kami! Nandito kami sa bahay namin! Ha? Okay! Mother! Sa pulis! Man! I don't care! Yo, what's up? Para to kay Nanay Sonia at sa anak niya na si Frank Gregorio, sa inyong dalawa, rest in peace po. Sana masaya na po kayo dyan sa langit. Gusto ko lang sabihin sa harap na to na
Bilib na bilib ako kay Nanay Sonia kasi mula una hanggang dulo hindi niya pinitaw at hindi niya pinabayaan yung anak niya. Medyo malayo tong rap na to sa nangyari, pero ang gusto kong sabihin is saluto ko kay Nanay Sonia dahil sa pagiging ina niya sa anak niya. Check! Napakasakit para sa isang ina na ang kaniyang anak ay sinasaktan ng iba. Ipagtatanggol, ilalaban ng patayan kahit na anong gulo, hindi kanya kayang hayaan, di kanya pinabayaan. Ngunit sinamahan, kasadulo kahit humantong sa kamatayan. Bawat yakap at iyak, ang puso ko'y nabiyak. Ang langit ang maghihilom sa inyo, yan ang...